Mar Rojas at Jun Abaya, mga dating DOTC secretary sa panahon ni former President Aquino na responsable umano sa chop-chop procurement ng equipment sa NAIA. Ngunit isa nga ba ito sa dahilan sa kaguluhan na nangyari sa NAIA? Panahon pa ni Marcos Sr., sinasabi ng kinakailangan mag-modernize tayo. Hanggang napalitan siya ni Santa Corazon, ni Tabaco, ni ERAP, ni Gloria, lahat. Until finally, to the credit of Noynoy Aquino, inumpisahan na yung upgrading ng sistema. Pero, ngunit, dadapuan, subalit. Grabe. May batas tayo, Procurement Act of the Philippines, na ang pagbili ng mga gamit hindi pwedeng chap-chap. But for reasons unknown to mankind, kaya natagalan na 10 taon yung upgrading na yan, dahil chinap-chap yung upgrading. Ha? Kundi ako nagkakamali, ang sekretary ng DOTC pa noon ay walang iba kundi ang pinsang buo ni First Lady Marcos. Si Mar Rojas. Tapos pinalitan siya ni Congressman Abaya ng Cavite, no? Hindi mapagwari eh. Paano nangyari na dapat pag binili mo ang equipment worth 13 billion pesos, dapat isahan yan dahil hindi pwede. Ang ginawa, chinyap-chap. O, ganito, bibili muna ng ganyan. Kung paano lang ginawa yan, sila lang nakakaalam, no? They have to explain. Total, magkakaroon ng investigasyon eh. They should be summoned, no? Until, bukod doon, yung lahat ng natatalong bidder, ay siyempre, dadalhin sa korte. Kaya inaabot ng sandamukal na taon, no? So, hanggang finally, dumating yung Duterte administration, dumating si Art Tugade, natapos din yung upgrading, no? So, hindi po totoo na hindi tayo upgraded. Upgraded tayo. Ang problema, kung sino man yung animal na nagpapatakbo ng sistemang yan, ha? Sabi ko, pwede bang mangyari yan? Kasi yung delay sa flight, nangyayari ho talaga yan. There's no question about it. It happens to the best airport in the world, no? Hindi naman sa pangyaya, baka nakabiyahe rin tayo na matagal. Marami rin ako experience na nadidelay. But that's normal. Pero yung bumigay, yung buong air traffic control system, mukhang ano talaga, kailangan ho talagang imbestigaan. Kasi hindi po normal yun. No? Do we need to change it? I don't know. Kasi kung upgraded yan, what is the need? Unless may gusto magkapera. Ngayon, nung nangyayari po yan, kaya ako sabi nila, si Sonsa masyadong ano, masyadong interesado rito. Natural. Halos 100,000 Pilipino ang sangkot dito. Paano kayo hindi magiging concern? On top of that, ang pamilya ko, pasahero. Pauwi ng Davao. Siyempre, concern ka. Unang-una, may pamilya ka na dapat ay naka-take off. Tapos, pangalawa, ang daming OFWs na papauwi at papaalis. No? So, dapat lang. We should be concerned. Kasi ngayon, ho, sa totoo lang, tayo ay pinagtatawanan sa buong mundo dito sa pangyayaring ito. We are the laughing stock of the world. Huh? Because it was so moronic for somebody na isaksak yung ano, to plug it at 330 volts without checking on the voltage yung current, yung power. Eh simpleng electrician, meron nung tester yan, chine-check muna kung tama ba, kung 220 ba. Oh. Pangalawa, hindi mo siya saksak ng diretso kasi ako nagtrabaho electronics, no? Communication facilities. Walang facility na sinasaksak mo ng diretso, masisira ho talaga. Whether it's an editing machine, it's a computer, you have to use voltage regulator. Kahit yung ordinaryong PC, di ba? PCU. Dadaan mo yan sa voltage regulator, ba't mo sasaksak sa animal na diretso sa saksakan kung di ka man ang tangat kalahati, di ba? Di ba? Parang ginagawa naman tayong elementary nitong mga ito. Sabi nga ni Direk Lilibet kanina, no? So, yan ang nangyari. So, tinawagan ko. Siguro mga ano yon. Ala, mga 2 o'clock. Kasi nasa airport ako eh. Inaantay ko dumating yung pamilya ko. Tapos, nakalagay sa tracker, the plane successfully landed in Davao. Eh, wala naman dumarating na aeroplano. No? So, kausap ko, ganon. Hindi pa raw sila pinapasakay. Nasa pre-departure area pa rin. So, finally, yung isa sa mga naging general manager ng Manila International Airport, nagkausap kami, nagkahuntahan. Sabi ko,
Brad, nung panahon ninyo, nangyari ba ito? Hindi. Sabi niya, kasi ganito yan, sabi niya, Manong Jay. Nung panahon namin, pagka peak season, ha? Yang Pasko, bagong taon, mahal na araw, kung ano man yan, ano? Hindi kami nagde-day off. Hindi kami nagde-day off kasi pag nag-day off kami, susunod lahat yung mga tao namin. Lalo na kung may leave credit yan, papailan ng leave. So pag hindi nag-day off yung bossing, mahihiya siyempre lahat. Cancel day off. Kumbaga sa military, sa police, no? Ano yan? Red alert, cancel day off. Lahat. Oh. Eh, in this particular case, nagbakasyon. Responsible people were not around. Kinakailangan pakaunin yung technician. Alam mo, magaling lang ang Pinoy. Kasi otherwise, hindi ito mariresolve kaagad-agad. Kung ano man ang ginawa nilang medyos o remedyo, no? Para makabalik kahit papaano ng konti-konti yung sistema na mabuhay siya, eh magaling lang talaga mga technical people natin. Imagine mo, it took them 10 hours to get the responsible person to come there. Ibig sabihin, wala riyan. Hindi mo alam, baka mamaya J.O. lang yung nagsaksak dun sa animal na saksakan na yun, no? Yung bang mga political accommodation na sige, appoint natin to, bata ni congressman ito, tumulong ito sa nung kampanya, yung mga ganon. Kasi, kung nandyan sila, sabi nga, sa karanasan, ha? Sa karanasan po. Kung tama yung pagkakalam ko, 40 years ako dyan, sa coverage niya, including airport, lahat. Every hour or every 30 minutes, umiikot po yan. Yung mga tao, nag-check, counter-check, lahat. Kasi nga, para maiwasan aberya, kasi buhay ang nakasalalay dyan. Pinakadelikado yung take-off at saka landing. Ha? Yung pag nasa yung papawid na, hindi na masyadong delikado yun. That is why, our personnel there, ha? Diyan sa ATMS na yan o MAMTS, kung ano man ang tawag niyo yan, ha? Eh talaga hong naikot. Ngayon, kung kulang ang tao dahil namasko, nagbagong taon, patay tayo riyan. Oh. Siyempre, hindi na masusunod ngayon yung protocol. Oh. Kaya nagka-etot-etot ang buhay natin noong linggo. And until now, ha? Alam mo, naawa ako doon sa mga eksakto-sakto lang ang pere. Yung bang sumakay ka ng taxi, nakarating ka ng airport, naka-check-in ka, no, wala kang binayaran, tapos may konti na lang bariyang natitira. Kasi hindi lahat ng Pilipino sumasakay ng aeroplano mayaman eh. Tandaan natin yan, ha? At sigurado ka na pagdating mo naman doon sa pupuntahan mo, eh may susundo sa'yo, may sasalubong. So abot-abot lang yung pera. Maawa kayo. Doon na natutulog, ilang araw na nasa airport. Tapos sabi nila doon sa press release, wala namang problema dahil back to normal yun at 4 o'clock. Pinakain naman namin yung ano, they were served food. Alam mo, sinungaling kayo. My son tasted his meal at 12 midnight. He was at the airport before 10 in the morning for a 12 o'clock flight. Okay, magsinungaling. Kaya ako nananawagan doon sa mga tauhan ng gobyerno, especially the Office of the Press Secretary or Office of the President. Just be honest. Hindi, maintindihan natin yan eh. Maintindihan natin. Pagka may problema, maintindihan natin. Pero yung mambola pa kayo, ha? Anak ng tokma, mapapaputangin na ka talaga eh. Oh. Sorry ha, kumisan, hindi mo na mapigilan. Huwag kayong magsinungaling, huwag kayong mambola. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabihin nyo, inayos nyo yung mga pasahero. Isipin mo ha, as late as the following day, may nakapila pa doon sa ticketing office ng PAL, ng Cebu Pacific, ng Air Asia, lahat para mag-rebook. Sabi nga eh, ang anak ko eh, nauna pa siya. Naghalo nga ang balat sa nalawa. Sipin mo yung bagahe ng mga chinyekin ng ilang libo, 64,000. Naiya 1, naiya 2, naiya 3. Oh. Pagkuwala ng bagahe, problema na. Pagkatapos pupunta ka roon para mag-rebook, ang pila, Sus Mariosep. And there were only Cielo Villaluna of Philippine Airlines. I'm sorry, ha? Maintindihan ko, because it was a Sunday, tatatlo lang yung nasa ticketing office. But nung nagkaroon na ng aberya at 9:40 in the morning, 9:49, you should have already doubled. Alam mo kung anong oras dumating yung mga dagdag na tao, ground crew ng ano, ng Philippine Airlines, ha? Alas 10 na ng gabi. Kaya ang karamihan sa kanila, they were natapos sila 1:48